akong misyon. Kaya ko na to! Dali na, Luna! Maligayang pagdating sa Avila, Sugo. Walang yak at kapatag! Ako ang harapin mo, Rasmus! Bis! Halin ang sintak mo! Dali na, dali! Kung ano-ano kasinungalingan na nilagay mo sa utak ko, kaya pala ayaw mong marinig ang sinasabi ng mga babaeng to, ha? Niloko mo ako! Ano? Ikaw ba yan? Lino! Ano nangyari sa'yo? Sino gumawa niya sa'yo? Lino! Si Julian to! Ano ba nangyayari sa'yo? Kwak! Piesto ka! Kailan ka pa nagkahilig sa music, ha? Ay, ewan ko ba? Hindi ko na nga rin maalala eh. Kwak, di mo ba naisip? Pag napunta na tayo na Avila, digmaan na kung digmaan ito, talo-talo na. Oo nga, tuka. Kaya kailangan mag-practice na tayo. Wow, ayoko na ata madagdagan itong latay ko. Saan mo ba nakuha yung latay na yan, Kwak? Ewan ko, tuka. Wala na akong matandaan eh. Maningning! Andiyan po pala kayo! Hi, Miss Maningning! Kwak, sabi mo, hindi mo maalala kung saan mo nakuha tong latay na to? Ay, opo! Hindi ko na po maalala kung saan ko nakuha to eh! Maganda na kayo! Maya-maya lang alis na tayo papuntang Avila. Ha?
Sorry po, Miss Maningning. Napaplaning na po kasi ako. Buti na pigilan ko. Bakit po, Miss Maningning? May mahalaga akong sasabihin sa'yo. Sa akin po? Ano bang naalala mo sa pagkabata mo? Pagkabata ko? Ah, actually, wala po eh. Basta naalala ko, bata pa lang po ako. Ganito na po yung tsura ko. Bakit yun po na yung tanong? Aviona! Agilus! Aviona! Traso yung pagkaaway. Hindi si Vulta. Meron ako ikukwento sa'yo. Sa akin po? Oo. Nung bata pa ako, may nakita na ako mga taong ibon gaya mo. Mga Ravena? Oo. Pero hindi ko pa alam na Ravena ang tawag sa kanila. Bata pa lang kayo? Nakakita na kayo ng Ravena? Saan po? Paano po? Isang ordinaryong araw lang yon. Nasa bukid yung mga kalalakihan namin kasama ang tatay ko at mga kapatid. Pero biglang dumating yung mga Ravena. Dinaklot yung mga kalalakihan namin. Simula nung araw na yun, hindi na namin sila nakita muli. Sandali po! Kaya niyo po ba sa akin sinasabi yan? Dahil gusto niyong gumati sa mga Ravena? Gagandihan niyo po ako? Wala ka nga maalala. Pero nung mga panahong sumugod ang Ravena sa Lagaslaw, hindi ka kasama ng mga kumuha sa mga tatay ko at kapatid. Pero nandun ka. Nandun ako? Oo. Pero bata ka pa noon. Ang pangalan mo na may Makisig. Ikaw ang nawawala akong kapatid. Sa akin ipapaliwanag, Agilus. Pero kalaban natin. Agilus! Si Vultra ang tunay na ina ni Elwina. Sumuko ka na, Rasmus! Nag-iisa ka na lang. Hindi. Ako ang papatay sa inyo lahat. Isang mulawin? Sino ka? Amang Ravenum. Ama? Rasmus! Patayin mo na si Vultra. Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Hindi ako maaaring magkamali. Noong mga bata pa kami, hindi kami mapaghiwalay. Lagi kami magkasama. Isang taon lang ang pagitan ng edad namin. Kaya kahit magbagong itsura niya, makikilala ko pa rin siya. Yung himig na inaawit niya. Yung latay sa braso niya. Pero kung gano'n, bakit ikaw lang nakakaalala kay Kuha? Bakit walang naalala ang mga kasama mo? Dahil akong pinakamatanda sa tribo namin. Lahat sila yung mga sanggol pa noon nang dumating ang mga Ravena para kunin ang mga lalaki namin. Kung gayon, kung kapatid mo si Kuwak na isa ng Ravena ngayon, ibig sabihin, Ravena na rin ang mga ama, kuya,
tiyuhin at iba pang kalalakihan ng Lagaslaw? Ibig sabihin yung mga kakampi naming Ravenna? Kamag-anak nyo? Patayin mo na yan! Bitiwan mo ako! Rasmus, patayin mo na ang babae niyan. Hindi! Anong ibig mo sabihin? Anong gagawin mo? Bitawan mo ako sa moko dadalhin! Rasmus! Bumalik ka rito! Veronica! Sugo! Wala ka nang pupuntahan pa. Kung gayon, Dakila, kung mga Ravenna na ngayon ang mga kamag-anak namin, hindi na kami sasama sa Avila. Ano? Hindi namin magagawang patay na sarili namin mga kamag-anak. Aalis ka na, Balasik? May mahalagang papel ako sa misyong ito ng mga sugo. Hindi ako maaaring manatili dito, Haraya. Pero pangako, babalikan kita. Kailangan ko lang munang gawin ang nararapat. Naiintindihan ko. Masakit man sa loob ko ang muling mong paglisan. Hindi rin ako maaaring sumama sa'yo. Responsibilidad kong bantayan ang unang pagsubok na kakaharapin ng mga sugo. Sana'y mapagtagumpayan ng mga sugo ang unang pagsubok. Pag-ibig, Balasik. Walang pinakamatamis na himig kundi ang himig ng tunay na pag-ibig. Yan lamang ang maaaring makasalungat sa himig ko. Naniniwala akong tunay ang pag-ibig na nasa puso ng mga sugo. Paalam, Balasik. Mag-iingat ka. Paalam, Haraya. Sa wakas, nakaharap na rin kita, Lumina. Tinawag kang ama ni Rasmus. Pero isa kang mulawin. Bakit parang hindi kita nakita noon sa Avila? Agilus. Isa ka pa lamang paslit noon. Paano mo nga naman ako maaalala? Wala nang panahon para makipagkwentuhan. Ang dapat kong gawin ngayon ay ituloy ang hindi pinagtagumpayang gawin ni Rasmus. Nasaktan ba kayo, Inay? Hindi. Ayos lang ako. Ayos lang kami. Alin, Lourdes? Paano nangyari na si Alwina ang anak ni Vultra? Si Vultra, ang dati kong kaibigan na si Veronica. Nabuntis siya noon. Nagkahiwalay kami. Mahabang salaysayin eh. Basta marami nangyari. Pero ayon sa Balasik, si Alwina ang anak ni Veronica. Balasik. Siya ang ibon na nakakaalam ng lahat. Ang reyna ng mga Ravenna.
Ang Ravenang nun pa. Gusto na akong ipapatay. Siya pa lang tunay kong ina. Pero anak, walang alam si Veronica sa tunay ninyong relasyon. Kasi ngayon ako nagkaroon ng pagkakataon para sabihin sa kanya, anak, patawarin mo siya. Sana matanggap mo na siya. May nahihirapan ako eh. Hindi ako nakakaramdam ng anuman para sa kanya. Hindi ako nakakaramdam ng pagmamahal. Ng pangungulila. Kundi puot at galit eh. Yun ang nararamdaman ko para sa kanya. Malapit na ang sugo sa puno ng mulawin. Hindi na siya dapat maantala. Huwag anak. Hindi dapat. Kasi si Veronica, wala siya natatandaan tungkol sa nakaraan niya. Hindi mo siya dapat sisihin. Pero ni... siya'y namumuno sa kasamaan. At siya'y hindi lang kung ba't naghihirap yung karamihan. Hindi inay. Hindi ko siya maituturong bilang tunay na ina ko. Kahit kailan. Ang balasik! Alwina! Agilus! Malapit na kayo sa puno ng mulawin! Hindi na kayo dapat maantala! Sa paraang yun lamang maitutuwid ang mga hindi nararapat sa mundong ito! Sa paraang yun lamang maibabalik ang lahat kung saan ito nauukol! Tamang balasi. Dapat na tayo magpatuloy. Ayokong maantala ang mission ko nang dahil lamang sa isang babaeng walang inangat kundi ang kapamahan ko. Ako. Hindi na kami sasama sa inyo. Ha? Madali. Akala ko nagkaayos na tayo. Ha? Bakit ngayon umaatras kayo sa ating napagkasunduhan at naipaplano? Hindi ba kayo nag-iisip? Hindi ba naiintindihan ang sitwasyon namin? Ang kakalabanin natin, mga kapwa namin taguba. Mga mahal namin sa buhay, kapatid. Oo nga, mga dati nyo silang kamag-anak. Sigurado ko din na rin kayo naaalala nun. Kung ako nga, hindi ko alam kung saan ako nagmula eh. Kaya yun, sigurado, wala na rin naaalala yun. Buo nang pa siya ng mga taguba. Maningay, iginagalang namin ang nararamdaman niyo. Pero ang mga Ravenang dahilan kung bakit nangingibaba ang kasamaan dito sa mundo. Pero hindi nila alam ang kanilang mga ginagawa. Biktima lang sila ng pinuno ng Ravena. Ate Maningning, naiintindihan kita. Kaya hindi naman si Magwis naiintindihan ko. Pero tingin ko, kailangan po talaga kayo sumama paglusob laban sa mga Ravena. Sige! Pero pwede bang hindi natin sila patayin na lang? Salingin na lang natin yung mga tira nila, oh, tsaka yung mga paglusob nila sa atin? Maningning, tulungan nyo kaming maiwas to ang lahat ng kamalian at muling manaigang kabutihan. Hindi na magbabagong isip namin. Makakaalis na kayo. Alwina. Alam kong maraming gumugulo sa isip mo ngayon. Pero kung papaapekto. Lalo na ngayon na malapit na tayo sa puno ng mulawin. Alwina! Gabriel? Naharating ka rin sa Avila? Lumayo ka sa lalaking yan. Bakit?
dahil hindi siya ang tunay na Agilus. Isa siyang impostor. Papatayin kita, impostor. Hindi kita lalabanan, Gabriel. Akala ko ba magtatagumpay ka, impostor? Gabriel! Gabriel, mo pinagsasabi mo? Hindi totoo yan. Patay na si Agilus, Alvina. Isa siyang impostor at siya ang papatay sa'yo. Hindi, Gabriel. Nagkakamali ka. Maniwala ka sa akin, Alvina. Tayong dalawa ang sugo. Tayong dalawa. Ano? Nasisiraan ka na ba ng bayad, Gabriel? Hindi na dapat tayo mag-aksaya ng panahon. Kailangan patayin na kita. Si Gabriel nga. Anong nangyari kay Gabriel? Bakit siya nagkaganya? Baunin niyo ang mga to. Kakailanganin niyo yan sa digmaan. Maraming salamat sa pagtanggap ninyo sa amin, Maningning. Pinitisaktan ka, Gabriel. Hindi mangyayari yun dahil ako ang papatay sa'yo. Tama na! Tigilan niyo na ito. Hindi kayo dapat mag-away. Huwag kang makialam dito, Alvina. Mga kasama, ilang sandali pa, lulusob na tayo. Nakakabihing katahimikan ito, Dakila. Mga kasama, kahit na anong mangyari, hindi tayo dapat panghinaan ng loob. Ginagawa natin ito para sa kabutihan ng nakararami, para sa kabutihan ng lahat ng nilalang. Mga nilalang na nabubuhay ngayon at ang mga susunod pa. Itigil mo na to, Gabriel! Gabriel! Agilus, tama na! Gabriel, tama na! Agilus! Agilus! Pas kaya, makikita ko pa kaya ang anak ko. Love, baka hindi na ako magkaroon ng pagkakataon. Gusto ko sana magpasalamat sa'yo, pati na rin sa mga kasama mong Musa, sa pagsama sa amin. Wala ka naman. Kinalulubod ako. Huwag ka naman ganyan magsarita, Bagwis. Lalo ko natakot sa mga pananalita mo eh. Ngas-ngas, walang kasiguraduhan sa anumang digmaan. Kaya kailangan, lahat tayo handang magbuwis ng buhay.